So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung naging problema ko sa kanya. Umaasog to kasi mahigpit yung nandito niya. Good morning, everybody! So, today guys is the first month na MacBook natin, Mansari. So, unfortunately, nagkaroon ako ng problema dito sa ating MacBook Air. Hindi ko talaga siya in-expect kasi considering na it's Apple brand. And of course, latest siya. Hindi siya second-hand brand yung ko siya nabili. Nag-search ako sa YouTube na kadalasan may mga buyer talaga nitong brand na to. Especially itong bagong MacBook Air M1 na nagkakaroon sila ng problema pag in-open yung lid ng laptop. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung naging problema ko sa kanya. Bahala na kayong humusga kasi para sa akin. Nakaka-upset kasi alam naman natin yung Apple, di ba? Ang taas ng expectation natin sa Apple. Nung time na napansin ko to, hindi ko pa siya ganong pinansin kasi baka something weird lang or na ano lang, hindi ko lang ganong tawag dito. Tulungan mo naman ako magsalita. Kagabi or nung isang araw, medyo hindi na normal para sa akin kasi before, one finger lang guys, tumataas na talaga siya pag ino-open ko. Gaya niyan. Wala, as in hindi ko na siya ma-open ng one hand, one finger, kahit dito sa may pinakaganto niya. Kailangan ko na ng two hands para ma-open siya. Pag in-open ko yung lid ng laptop, parang may something dito na nakaipit or may problema dun sa may pinaka-tunilya na dito. And pag in-open ko siyang ganyan, super hirap. Unlike dati na pag in-open ko siyang ganito, o-open na siya. Kaya lang ngayon, kailangan ko na ng two hands para ma-open siya. And super hirap niya, guys. Pag sinasara ko naman siya minsan, ganyan. Medyo smooth pa naman siya. Kaya lang tignan nyo, parang ang ano, hindi talaga siya normal eh. Siyempre, sa one month kong ginamit to, mapapansin ko na kaagad kung may bago sa laptop ko or wala, diba? So, nung na-realize ko sa sarili ko na hindi talaga siya normal, kinontak ko yung shop na pinagbilan ko sa... nitong laptop. So, sabi nila sa Apple Store na daw ako kailangan magpunta para malaman kung kailangan siyang i-repair or what. Kasi I think kailangan talaga i-repair pero sana i-ano na lang nila for replacement. Kasi 1 month ko pa lang itong ginagamit. At saka sa 1 month na yun hindi reasonable na palitan ay na i-repair, diba? Diba? Kasi 1 month pa lang guys, and hindi naman halos araw-araw ko siyang ginagamit. Ginagamit ko lang siya pag mag-edit ako ng video, pag manonood ako sa YouTube. Yun lang, tapos pag maglalaro ako, hindi naman as in whole day magdamag ko siyang ginagamit. Hey, shoo! Yun na yung pinakamahabang time na nakokonsume ko na sa paggamit ng laptop ko. So, ayun, nagpa-reserve ako ng appointment sa Apple Support kasi kinontak ko sila. Since ano pa naman, valid pa naman yung tawag dito. Anong tawag doon, be? Valid pa naman yung warranty ko. 1 month ko pa lang naman siyang nabili. Kaya ayun, pinapunta nila ako kaya lang sa Pampanga pa. So, syempre, dahil hindi naman biro guys yung pinambili natin dito. And ayoko naman mag-work ng ang hirap-hirap i-open. Baka kasi yun din yung mag-cost ng malaking problema dito sa laptop. So, ayun, nagpa-reserve na ako kahit super layo nung sa switch sa SM Pampanga pa ako pinapunta kasi yun yung pinakamalapit na pair service yata ng Apple. So, mamaya pupunta kami doon. Pero sana yung kung i-replace man nila to, yun yung wini-wish ko na sana i-replace na lang nila kaysa gawin pa kasi baka mamaya reasonable yung ano, bubuksan na nila tapos i-repair lang 1 month pa lang. Kaya nga, yun. Tsaka ayoko, hindi rin ako papayag na kahit na napamahal na sa akin si Space. Space kasi yung pinangalan ko dito kasi color Space Gray siya. Si RJ pala yung nagpangalan ng Space. So, mamayang 12, pupunta kami ng SM Pampanga. Tapos, siguro mga... Kasi 3 to 4 yung naging schedule ko dahil siguro maraming mga nagpapaskid. So, see you na lang there, guys, mamaya. Bye!
So guys, nandito kami ngayon papuntang Marque Mall. First time namin dumaan ng toll gate, driver si Bebe. Hi, Be. Hi, guys. Hindi namin alam kung ano gagawin namin. First time. Binigyan lang kami ng ticket na sa toll gate pabalik. Bahala na ulit. So yung guys, dito kami ngayon sa Marque Mall. So, na-check na yung laptop. Our MacBook is fine. Because of the very overacting worried person here. So, ayan guys, update ko kayo. Balik kami sa SM Pampanga kasi malayo masyado doon. Tapos, nagto-toll gate pa kami dito. Hindi namin masyado kabisado rito. Kaya doon na lang kami kakain sa SM Pampanga. Update you guys later. We're heading back to San Fernando. Medyo nahimasmasan ako ng kote kasi kanina pagod na pagod na ako. Kaya rin siguro na-trigger ako kay kuya dun sa switch kanina. Kasi valid pa yung MacBook ko for 1 year warranty. Tapos sisingilin niya kami ng 1,000 pesos for diagnostic. Ba tawag ba? So babalik na kami guys. Ano ba yung papuntang... Lalabas muna tayo. Balik na kami ng San Fernando. Doon kasi kami unang pumunta kanina. Pero hindi pala doon ako naka-schedule. Wala pala doon yung service center. Kaya dito kami pumunta sa Marque Mall kasi nandito yung service center nila. So, kaya ayun, nagkaroon kami ng experience sa toll gate. Yung pagpasok sa... Ha? NLEX. Kahit na super sakit na ng ulo ko, guys. Hindi ko na nga naharap mag-vlog kanina nung nasa NLEX kami. So, hindi pa kami nagla-lunch. Doon na kami kakain sa... Saan ba? Dahil lalabas ka dyan, oh. Kakain. Ay, nasa lang. Gutom na kami. Sakit ng ulo ko. Ay, pamag mo na yun. Saan palabas? Yan, sundan mo lang yan. Ayan, parking. Trabo. Sabi dun sa MacBook ko, guys, yung pinakita ko sa inyo kanina na pag-open ko, normal lang daw yun. For me, kasi parang hindi siya normal dahil nung first month, syempre nung mga ginagamit ko nung unang-una yun. Ang ganda naman dito, parang sa Mall of Asia. So, ang smooth niya talaga. We're home, guys. Sobrang nakakapagod. So, ayun nga, chinek naman ng Apple service kung ano yung problema. Normal lang naman daw yung pag-open nitong lid ng MacBook. Pero mga 9:30 before 10 na kami nakauwi. So, thank God kasi nakauwi naman kami ng maayos kahit kinabi na kami sa daan. So, siguro meron na mga 10 minutes nung iniwan natin siyang naka-open. Try na natin siyang i-close, guys. Sumasama. Umaasog to kasi mahigpit yung nandito niya. Kailangan ko siyang gamitan ng isa pang kamay para ma-stop ko dito and ma-close ko yung pinaka-eto. Ayan, umaasog siya, diba? Yun lang naman yung masasabi ko guys about my review sa MacBook ko. Comment down below kung naranasan niyo tong problem na to sa bagong MacBook Air 2020, yung M1. So, yun lang guys. Medyo maulan today and sakat yung puson ko. Kung alam kung i-end ko na yung video. Pero nandito pa din kami sa bahay. Ayun si RJ. Dito kami sa may kwarto sa baba. Thank you guys for watching. Sana nakatulong sa inyo yung vlog na to. That's all. Thank you guys for watching. Bye-bye!